Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TDJ ay sa wakas nakahanap na rin ng bagong tahanan at pormal na nga itong inanunsyo. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Formal na ngang inanonsyo ng Tito Vic and Joey na sila'y nakahanap na nga ng bagong tahanan at ito'y sa kapatid na network na TV5. Kasama na rin dito ang mga The Barkads host. Ayon sa kanilang napagkasunduan na ang TVJ at ang iba pang The Barkads host ay magpuproduce di umano ng content para sa TV5 at sa iba pang MediaQuest platforms. Masaya di umano ang president ng MediaQuest na si Jane Basas dahil makakasama di umano nila ang mga pillars ng Philippine entertainment industry. Ang partnership di umano ay para ipagpatuloy ang mga magagandang palabas saan man sa buong mundo. Narito ang naging pahayag ng MediaQuest. Ayon sa MediaQuest Holdings Inc. President and CEO Jane Basas, Manila, June 6, 2023, for immediate release. MediaQuest partners with Tito, Vic, and Joey. The MediaQuest Group has entered into an agreement with Tito, Vic, and Joey and the Barkads to produce content for TV5 and other MediaQuest platforms. The deal opens yet another chapter in the long-running, celebrated entertainment careers of Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. I'm honored that these pillars of the Philippines entertainment industry have agreed to work with us. Our partnership strengthens our ability to continue to deliver the best for Filipino viewers here at home and all over the world. I'm happy that Tito, Vic, and Joey will now call TV5 their home. We are thankful to our friends at MediaQuest for this fresh start, said former Senator Tito Soto. Dahil sa ating mga The Barkads na naging kapatid, tuloy pa rin ang tuwa't saya na aming dala. Si Jane Jimenez Basas, ang President at CEO ng Signal TV, MediaQuest Holdings Incorporated. Ang MediaQuest din ang nagmamay-ari ng PLDT at TV5, na siyang pinamumunuan ni Manny V. Pangilinan. Ayon sa balita, nasisiyahan di umano ang TVJ dahil mainit at buong puso silang tinanggap ng TV5 bilang bagong kapatid. Isa rin di umano sa nagugustuhan nila ay ang empleyado nila ay well compensated na siya rin dahilan kung bakit hindi naging mahirap ang kasunduan. Ayon naman sa statement na ibinighagi ni Tito Soto sa 1PH, ay determinado di umano nilang pananatilihin ang titulo ng 8 Bulaga. Dagdag pa sa balita na baka di umano in less than a month ay mapapanood na sila sa TV5 at nag-aabang na rin sila sa 44 years anniversary ng 8 Bulaga sa TV5. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po.